Need ba ang i-suspension mo in the future pag nag-change ka from employee to voluntary or self-employed member? Ano ang mangyayari sa mga dati mong hulog as employed member kung dati kang empleyado at nag-change ka ng status mo to voluntary or self-employed? Mawawala na ba yung hulog mo as employed member? Yan ang tanong isa sa ating mga followers. Ang tanong ni Diamond Benz, hello, dati po akong employed. Tinuloy ko lang po as voluntary member. Ma-add ba yung dati kong contributions at voluntary para makakuha ng pension in the future? Ang sagot ay oo. Yes! Let's discuss! Papasok sa SSS records mo ang lahat ng hulog mo dahil ang SSS ay may centralized records ng lahat ng contributions ng bawat members. Kaya kahit sa ang company ka magpalipat-lipat or mag-change ka from being employed member to voluntary member or self-employed, as long as iisang SSS member lang ang ginagamit mo, ay papasok lahat yan sa isang contribution records. Maaring maapektuhan o lumiit ang monthly pension mo pagdating ng retirement age mo kung ang ihulog mo sa SSS ay pareho lang ng ikinakaltas ng employer mo sa iyong sweldo noon sa ihulog mo pag ikaw ay naging self-employed na o nag-voluntary member na. Tandaan natin na kapag ikaw ay employed, tinatapatan ng employer mo ang iyong contribution sa SSS kaya lumalaki ang pumapasok sa hulog sa SSS mo. Pero kung ikaw ay self-employed or voluntary member na, ang hulog mo lang ang papasok sa SSS contributions mo. Para matiyak na hindi lilitang yung pension, dapat ay kung ano ang total contributions mo at ang employer mo nung ikaw ay employed pa, ganun din o mas mataas pa ang ihulog mo sa SSS kapag ikaw ay voluntary or nag-self-employed na. Dahil mas malaki ang hulog mo, ay mas malaki ang benefits mo in the future. Yes! Ang isa sa tatlong formula sa retirement pension na pwedeng gamitin ay ang monthly pension is equal to 40% of average monthly salary credit plus 1,000 pesos. Ang lahat ng yung contribution mula nung ikaw ay naging employed at pagiging self-employed or voluntary member ay pagsasama-samahin sa contributions ng iyong retirement pension para lumabas ang average monthly salary credit at ang 40% noon ay nadagdagan lang ng 1,000 pesos at iyon na ang iyong magiging monthly pension. Kaya maaaring bumaba o tumaas ang iyong average monthly salary credit depende sa hulog mo buwan-buwan. Para makatiyak ka at ma-check mo ang iyong SSS records kung merong nawawalang hulog o hindi nakapost na SSS contributions at malaman mo rin kung magkano ang magiging retirement pension mo, ang dapat mong gawin ay gumawa ka ng SSS online account. Madali lang gumawa ng SSS online account. May ginawa akong video on how to create SSS online account sa aking YouTube channel. Panoorin mo lang para makagawa ka ng SSS online account at ma-check mo ang iyong personal record sa SSS na hindi na kailangan pang pumunta sa SSS office. Kung meron kayong tanong ay tumawag lang kayo sa SSS hotline or mag-message kayo sa official SSS FB page or sa baba ng video na ito para masagot ko sa aking mga susunod na mga videos. Please don't forget to hit like button and subscribe to my channel para lagi kang updated sa mga videos ko. See you on my next videos!